Ngayong araw ay bibili tayo ng rep at aircon sa halagang 10,000 piso. Pero saan? Kaya naman nag-search ako sa internet kung saan nga ba ang bilihan ng pinakamurang appliances at dito ay natagpuan ko ang Mang Cosme. Ang Mang Cosme ay isang warehouse na nagbebenta ng mga murang appliances at syempre na-curious ako kung totoo nga ba ito. Kaya naman susubukan natin makapag-uwi ng aircon at rep sa halagang 10,000 piso. Dali-dali na rin ako nagbiyahe papuntang Mang Cosme. Dito nga lang pala ito sa UB5 KM20 East Service Road, South Superhighway, Muntinlupa City. At kung meron kayong mga sasakyan at motor, i-waste nyo na lamang ang Mang Cosme at lalabas na yan. At nang makarating na nga kami sa warehouse ni Mang Cosme, bumungad agad sa akin itong napakalaking tarpaulin. Sila ay naka-Bodega Mega Sale up to 70%. Oo, pagpasok ko nga sa loob, nakita ko agad ang napakadaming appliances na pwedeng pagpilian. Pero di ako pwedeng masilaw sa ibang item dahil rep at aircon lang ang goal natin dito. Kaya naganap ako ng staff na pwede natin makausap at makapag-explain sa akin ng mga detalye. At eto si Kuya Bernard. So po, pagpasok nyo kay Mang Cosme, mayroon po tayong tinatawag na guideline. So, pupursin tayo dito sa ating waiting area. Magpipila po kayo ng form. And then, after po nun, makapagpila po kayo ng form, mayroon po mag-a-assist sa inyo na tinatawag natin ng mga product consultant. So, after po nun, pupunta na po tayo dito sa area natin. So, may makikita po kayo dito na mga product natin, conception product po. Si Midea, si Carrier, si Kundura, Kelvinator, tsaka si Toshiba. So ngayon po, ano po ba ang mga kadalasan na tanong? Meron po tayong tinatawag dito na item natin na Class A tsaka Class B. Si Class A po, siya po yung mga item, sir, na may kita mo na nakabox pa. Mas mura ang may pagdating sa mall. Ang difference lang po niya bakit siya naging Class A ay damage box. Ngayon po, pagdating naman po sa Class B, may kita nyo siya mga wala na siyang box. And then, the same time, gumagana po lahat ng unit natin. Meron lang po siyang tinatawag na mga physical damage such as dent, scratches, yun lang po. Pero lahat po yan is gumagana. So ngayon, itetest po lahat yan ng Class B bago po sa inyo i-deliver or bago nyo po pick-upin. Makikita nyo naman po yung process na yun mamaya. So pag nilibot na po namin po ito ni Sir JM. Kaya naman, this is the time para lumibot na at ipaalam sa inyo ang mga presyo. Sir, ano po yung pinakamura natin na available? So, ito sir, si Kelvinator. 1.7 cubic feet na single door. Yan siya. Maliit. Pero ang presyo na ito, sir, ay 3,230. Si Midea naman po, 3.3 cubic feet. Yan siya, may kita nyo. Class A, brand new din po. Kakabukas lang din. So, magiging presyo naman po na ito, 6,157 lang. Naka-class A ka na. Yun yung pinapaliwanag ko po na damage box lang siya. So, meron din po na 1.7 cubic feet po si Midea. Ang presyo niya naman, sir, ay nakakahalaga lang ng 4,617. May 1.7 cubic feet ka na. So, gusto mo na mas malaki, mag-additional ka lang po ng mga 2,000. Okay, sir, ito naman po yung tinatawag natin na Class B Kundura na rep. Inverter na rin siya. The same time, no pros. Pagdating naman po sa tipid sa kuryente, matipid na to sir. Ayun niya, dahil inverter na siya. And then, mababa na rin po yung wattage niya. So, pagdating naman dito sir, ang presyo naman na itong Class B natin, 9,500 lang. Sa ngayon sir, etong si Toshiba. Class A siya, ang presyo na ito sir, 15,857. Na 7 cubic feet ka na na 2-door no pros inverter po. Toshiba din siya sir, na 9 cubic feet. So, ang presyo naman na ito sir, 16,197. Ang mura nga. Kasi ang presyo nito sa mall, sir, nag-range pa to ng 29,000. Same lang sila, sir, nung una kanina. Same lang, sir, silang Toshiba na Class A. Mas mataas lang yung cubic feet. Yes po. Tinatawag natin, sir, na showcase cooler. May Midea tayo, tsaka meron tayong Kundura. So, ang available nating display ngayon, sir, si Midea. Nakakalaga naman siya, sir, ng 16,097, 8 cubic feet. Ito naman, sir, yun natin, chest freezer. Para din po sa negosyo. The same time, sir, inverter na to, ha? Inverter na rin, sir. Tipid na rin to sa Oriente. Chest freezer siya. So, Midea na brand. Available to, sir, from 5 cubic feet, 7, 9, tsaka 15 cubic feet. Etong 7 cubic feet natin, sir, na display, ang presyo na ito, sir, ay 12,997. So, ito, sir, at 9 cubic feet to. Then, ang presyo na lang na ito, sir, makukuha mo na lang siya sa halagang 9,650. Naka 9 cubic feet ka na na upright freezer. CTD-102. Bagong model din to, sir. May kita nyo, elegant design na siya. Inverter na to, sir, ah. Pero hindi siya no-pros, kaya pantindahan to. Nagre-range to, sir, ng yung mga CTD, sir, ah.
around 10,000 to 15,000 depende po sa capacity. Kundura siya, sir, kung mapapansin mo. Bakit siya naging class B, sir? Wala lang tong box. Pero ayun nga, sir, pinag-uusapan natin na paulit-ulit. Good as nyo talaga to, mga. Yes, sir. May kita mo naman, sir. Puting-puti pa yan. Wala lang box. Wala lang talagang box. Opo. Inverter na rin siya, sir, kung may papansin mo yan. Inverter. Okay. Pagdating naman sa presyo, sir, presyo naman na itong kundura na to, sir, 14,100. Naka 1.5 horsepower ka na. So, ito naman, sir, si Genesis Pro. Then, meron din tayong tinatawag na Celeste. So, si Genesis Pro, sir, ano, ang presyo na ito, 25,100. Pero yung Celeste, sir, may parating din tayo. Ang presyo naman, sir, noon, 18,200. Naka-split type ka na na 1 horsepower. Yung 1.5 niya, sir, ano, 19,174 naman. 1.5 na yun. Inverter, tsaka Class A. So, ito naman, sir, Carrier Optima 3. Non-inverter siya, pero ang refrigerant niya po, pang R32 na. So, presyo nito, sir, makukuha mo lang siya kay Mang Cosme ng 18,200. 18,000, Class A na to, sir. Class A na to, sir. Sir, ito si, ano, si Toshiba. Inverter to, then the same time, mas makakatipid ka sa kanya kung i-compare mo to mall. Class A na rin siya, sir. Premium model namin. Pagdating kay Toshiba, ang presyo ng 1 horsepower niya, mabibili mo lang, sir, sa halagang 25,100. Si Kundura naman po, available lang siya sa isang capacity pagdating po sa non-inverter. 1 horsepower lang siya. Then, ang model number niya, sir, is Prima. Ang presyo naman nito, sir, makukuha mo lang siya ng 15,500. So, dito muna tayo, sir, sa, ano, sa compact size. Ang presyo nito, sir, Carrier, compact size, ang height niya, 14 inches by 18.5. So, 1 horsepower inverter compact. And then, ang presyo nito, sir, nagkakalagan na lang siya ng 17,650. So, ang SRP nito, sir, 35,500. Meron tayong Carrier Aura. Ang presyo naman nito, sir, ay at 21,405. Sir, ito naman yun, no, kung nakita nyo kanina si inverter na Carrier tsaka ni Kundura. Ito naman po, sir, Kelvinator. 1 horsepower. 1 horsepower siya, sir, makukuha mo lang ng 8,100. 8,100, 1 horsepower. Yes po, naka 1 horsepower ka na. Ito, sir, ano pong papakita natin dito, sir, mga 0.5? 0.5, sir. Available siya, sir, Carrier, Kelvinator, tsaka, sir, si Kundura. Ito, sir, no? Opo. Ang presyo ni Carrier, sir, ito pala. Ito. Carrier, ang presyo na ito, sir, 7,920. Yes, sir. Pagdating naman kay Kelvinator, itong nasa baba, 7,600. Yes, sir. So, ang pinakamura natin, sir, na Class B, ito, sir, 7,110 lang, sir. With timer na. Yes po. Dito, sir, dito naman tayo sa mga small appliances, sir. Ano naman to, sir? Sir, may available tayo dito na electric fan. So, ito, sir, Midea, 5-blade siya, and then inverter na to, sir. So, pag ginamit mo to, sir, tipid na to sa kuryente. Hindi, kasi ang wattage nito, sir, ay 35 watts lang. 35 watts? Yes, sir. And then, 2-in-1 na rin siya, sir. 2-in-1 siya, sir. Pwede mo siyang gawing stand fan, pwede mo siyang gawing desk fan. The same time, sir, meron na siyang the remote. Sir, next naman si Toshiba. Inverter na rin to. And then, ito naman yung tinatawag namin, sir, na DC na electric fan. Kung si Midea, sir, naka 5 blades, ito naman po 9 blades. Ganun din siya, sir. Ang kanya naman, sir, meron po siyang tinatawag na mode. Yung fan speed naman siya, sir, hanggang 25. 1 to 25? Yes po. Naka-digital ba to, sir? Yes, sir, naka-digital din to. Pala, 1 to 25. Kala ko, ikuti mo hanggang 25. So, tipid, digital na to, sir? Yes, sir. Tipid to kasi remote control din. Then, pre-program na rin yung airflow niya. Non-inverter na Midea naman po na electric fan. So, kung magtatanong sila kung tipid na rin ba siya sa oriente, tipid na rin, sir, kasi 50 watts lang. Karamihan, sir, na makikita mo ng mga electric fan, nakano sila, sir, 85 watts, mga ganun. Then, 2-in-1 na rin siya. Meaning, nung 2-in-1, pwede mo siyang gawing stand fan. Then, pwede mong ibaba ito, sir. Magiging desk fan na. Makukuha mo lang siya, sir, ng 1,700. 1,700. Dito, tama, sa kabila, sir. Ito naman, sir. Makukuha mo lang siya, sir, ng 3.5. 3.5. Tapos ito, sir, 3.1. 3-1. So, manaka-inverter ka na. Okay, sir. Ito naman. Kung gusto naman nila, sir, ng mga pang-regalo rin. May rice cooker, sir, ka na makukuha. Presyo na ito, sir, 945 lang. 945? Yes po. Purifier lang talaga siya, sir. So, to, sir, meron siyang tatlong filter nakasama. Yes. Yun na po yung maglilinis ng hangin kapag inon mo siya. Ang presyo naman nito, sir, nagkakalaga lang siya ng 3.5. Si Midea naman siya, sir. Inverter na siya na air purifier. So, meron na rin po siyang UV light.
Tapos sir, kapag magpapalit ka na ng filter, meron na itong filter replacement indicator. Mabibili mo lang siya sir sa halagang 4-1. 4-1? Tinatawag natin na oven, 40 liters siya. Ito sir, yung pinakamalaki sir, ano? Opo, ito yung pinakamalaki, merong sumunod sir yung maliit. Makukuha mo lang sir sa halagang 5,600. 5,000? Itong maliit sir? Ito naman sir, 4,500. Meron din tayo sir oven toaster. Ah, ito yung Toshiba. Yes, sir. Ang presyo naman nito, sir, 1,400. Uy, so, at nang matapos kong malaman ng mga presyo, pinaliwanag ko na rin kay Kuya Bernard ang challenge ko. Meron po siya akong challenge dito na gusto kong makabili. Gamit lamang yung 10,000 pesos ko, sir. So, ang napili ko dito, sir, is etong 7-1. Oh, sir, ito kasi yung pasok dun sa room mo, tsaka dun sa sir. Budget mo. Oh, sir, magkano kaya yung matitira sa akin, sir? Sir, matitira sa'yo, 2,900. 2,900? Mm. So, medyo mahirap nga yun, ha? Alam ko, sir, last time nagpunta na ako dito, meron kayong rep na 2,920. 20, yun yung kundura na 1.7 cubic feet. So, check natin, sir, kung nandito pa. Check natin, sir. Sir, ito kasi yung hinahanap mo kanina na 2,920, ubus na. Ah, ubus so, na. So, ang natira, sir, yung 3,250 na. Yung pero, ganito kalaki, sir, no? Yes, sir. Kasi yun yung kundura, ito kelvinator. Yan. Pero may isasuggest ako sa'yo, sir. Uy, kakadating meron, sir. Lang. Ay, mayroon kayong bagong dating. Yes, sir. Two-door siya ito, sir. Two-door? Para. Sa part na to ay hindi ko alam kung masusunod ko pa yung challenge ko dahil sa sobrang mura ng mga gamit dito ay konti na lamang ang idadagdag ko. Mas mataas to, sir, dun sa challenge natin. Challenge mo na 10,000. Okay. Kung willing ka mag-add, sir, eto. Ito yung binabanggit natin kanina na sir na wala, pero yun niya, kakadating lang. Kakadating. So, ito na yung stock replenishment natin na Class A. Ito so, yung two-door, sir, no? Two-door, sir. Ilang cubic nga ito, sir? 3.2 cubic feet na ito, sir. Two-door na. Two-door. Tapos ito yung Class A, sir, no? Yes po. Guys, siguro, kasi kanina ko pa talaga, guys, pinipili talaga yung two-door na medyo malaki, sir, no? Yung ilang cubic ba yung mga nandun, sir? Ano, sir? 3 cubic feet, 4 cubic feet. So, mga ganun. Ito, sir, 3 naman na to. Oh, 3.2 na to, sir. Kaya lang, 1 door lang yung nandito kanina, sir. Mm-hmm. So, ngayon, guys, dumating na yung 2-door na nire-recommend talaga sa akin ni Sir Bernard. Gaya na sinabi ko sa inyo, si Sir Bernard talaga, kung depende sa recommendation niya, kung ano yung mga gusto nyo, syempre. Pero dahil nga pinaliwanag ko na pang personal use, and then, syempre, gusto ko rin gumawa ng mga Grahams, sinuggest sa akin talaga ni Sir, which is ito yung 2-door. So ngayon sir, guys, pasensya na, ibe-break ko na yung rules natin, magdadagdag na talaga ako. Kasi gustong gusto ko talaga kasi napakamura na nito guys. Kung iisipin nyo, brand new yan guys, oh. Ay! Kaya ngayon sir, get ko na to sir, tsaka yung aircon natin kanina. Sige sir. Proceed na tayo sa testing, sa area, testing sir. Area sir. At nang makita ko ng hinahanda na ang mga bibiling ko, ay nagtanong pa ako ng ibang detalye tungkol dito. So ngayon mga kaibigan, ipapaliwanag sa atin ni Sir Bernard yung regarding naman sa mga warranty mga kaibigan. At Sir Bernard, ikaw na po magpaliwanag. Yes sir, pagdating naman po sa warranty natin, lahat naman po ng item natin is may warranty. So warranty natin sir, start natin by aircon, 1 year po dun sa compressor, 6 months po sa parking service natin. Pagdating naman po sa mga gas range, washing machine, and then rep, 1 year naman po dun sa motor, sa washing machine, and then 6 months din naman po sa parking service. Hindi lang po kasama yung warranty po ng mga tinatawag natin na plastic parts kung magkaroon po siya ng damage upon pick up nyo po. Mga ganun po. So, yun na yung po yung pinakapaliwanag natin sa warranty. Ngayon, pagdating naman po sa tinatawag natin na warranty pagdating sa mga split type, 1 year din po sa compressor, 6 months din po sa parking service, and then, syempre, pina-install nyo sa authorized installer namin. Ang magiging warranty po nun, kasama na po yung sa copper tubing niya. And then, lahat po ito is home service po. Basta po pina-install nyo sa accredited installer ni Mang Cosme or authorized installer. After magpaliwanag, sinusubukan na ang aircon at nang malupit pa dito, ituturo sa'yo ang mga maintaining step para mas tumagal pa sa'yo ang bibilin mo na gamit. At eto nang pinakahihintay ko, susubukan na ang two-door ko na rep. Sobrang tuwa ako talaga dito dahil sobrang ganda tapos compact na compact pa. At nang makauwi na nga, sinubukan naman namin yung install ni Papa ang aircon para masarap na pagtulog mamaya-maya. Pero isang masamang balita naman at tumambad sa atin dahil yung two-door na pinakita ko sa inyo kanina ay meron palang may-ari kaya naman 1 door na lang ang binili ko. Pero okay lang yun, still maganda pa rin naman at baka next time malay natin ay mas malaki na mabili natin dito. Soon abangan. And that's it for this video mga kaibigan. Away natuwa kayo dito sa ating episode regarding sa mga murang appliances mula kay Mang Cosme. At kung gusto mong puntahan yung kanilang link, eto yon yung website at yung kanilang location mga kaibigan. At kung gusto mo na waste
eto yun mga kaibigan. At yun, kaya naman ano pa inaantay nyo, puntahan nyo na, magkita kita ulit tayo sa ating next video. Kung gusto mo pa yung ganito klase mga video, don't forget to hit the subscribe button or follow button dyan kung sa mga ito napapanood sa YouTube o sa Facebook. Kaya magkita kita lang tayo mga kaibigan. Maraming maraming salamat. Toodles, Rita, peace. See you on the next video. Let's go. Wiki wiki wiki.